Good day guys! So today, magtetest na naman tayo ng ating Novsight N17 series. Tara, buksan na natin. So meron tayong gloves, meron tayong manual, at yung ating LED bulb. So this is 20 watts guys. 6,500 Kelvin yung color temperature. It has slim, no, or maliit lang yung ating decoder. So space saver to. And then, ito yung ating pinaka-LED bulb. And then, fanless din siya. So, hindi ito makaka-create ng ingay dun sa ating cabin, no? So, kung may kita nyo, manipis lang talaga. And then, 360 degrees angle yung kanyang light beam. So, tara guys, ituturo ko sa inyo kung paano ipalit sa ating Toyota Wigo. So, turn right lang natin yung ating gulong, no? Kung sa left side tayo magpapalit ng ating LED bulb. And then, tanggalin lang natin yung dalawang clip. So, magkaroon tayo ng access doon sa ating fog light. So, once natanggal na natin itong dalawang clip, ihilain lang natin bahagya or konti lang yung ating bumper para makita natin yung ating fog light. Make sure lang din na dahan-dahan, no, para hindi natin masira. Okay, so ito na yung ating halogen bulb na nakakabit. This is, may click ka lang dito, pipindutin mo lang yan para matanggal mo yung ating socket. And then once na natanggal na natin, ika-counterclockwise lang natin yung ikot. Medyo mahirap to guys kasi pag tumagal na yung halogen bulb, parang kumakapit na siya. So tiyagaan lang, huwag natin masyadong pepersahin. Okay, counterclockwise lang. And then, hilain lang natin once na naikot na natin. So, kung may kita nyo, this is H16, 19 watts. So, ipapalit natin is H11. So, baka magtaka kayo guys, ang pinagkaiba lang naman ng H11 tsaka H16 is yung wattage. Pero parehas sila ng adapter. Okay, so once na nakabit na natin, okay na yan. I-plug lang natin yung socket natin doon, no? So, make sure lang din na yung lock is nakamatch doon sa lock ng ating pinanggalingan na socket. Once na nailagay na natin to, huwag nyo na munang ibalik, no? So, itetest lang muna natin kung iilaw siya. Ayan, so umilaw siya. So, okay tayo, good to go tayo. Pwede na nating ibalik yung mga wire dun sa likod. So, lalagyan ko din ng double adhesive yun para hindi masyadong magalaw at hindi siya maingay doon, no, pag nalubak tayo. Okay, so dyan tayo sa taas maglalagay ng double adhesive. So, meron tong kasama sa box na double adhesive pero mas gusto ko kasi yung quality ng 3M, mas matagal. Pag yung mga kasama kasi dito sa box, madali sila matanggal. Siguro mabasa nga lang, tanggal na. So, kaya mas gusto ko itong 3M. Ayan. So, kapag nalagay na natin na ganyan, iayos mo lang yung wire sa loob. And then, ibabalik na natin. So, dito guys, make sure lang din na nakalapat na ito bago natin ibalik yung clip doon sa taas ng bumper. So, make sure lang din na tama bago natin ibalik. Kasi kapag mali, dabaklasin na naman natin. So, ito, pupukpukin lang natin to guys. Kamay lang ang gamit. Para kumapit uli dun sa clip niya. So, once na nailapat na natin yan, ibabalik na natin yung dalawang clip dito. Banda. Ayan. So, ibalik lang natin yung dalawang clip. And then, okay na tayo. So, once na nabalik ko to, ikakabit ko naman yung fog light dun sa kabilang side. Okay? So, ikakabit ko lang yung sa kabilang side guys after nito. A few moments later. And guys, mas maliwanag lang siya, konting-konti sa halogen bulbs, siguro mga 20%. Ito guys, so i-test natin, no, na naka-on yung fog light tsaka yung headlight. Dry condition.
So kung makita nyo guys, in reality, sakto lang siya guys. Konting-konti lang talaga yung inilakas ng liwanag niya versus sa halogen bulb ng 55 watt. Pero itong bulb na to is only 20 watts ha. Pati yung headlight na gamit ko ngayon dito is N70 na 20 watts lang din. So ngayon, naka-headlight on tayo, fog light on, and then nasa rain naman tayo guys. Para makita nyo. So maganda siya sa mga ganitong klase ng daan, no? Yung sementado. Yan. Okay na okay siya. Tapos medyo maputi yung daan. Yun, maliwanag siya. Sakto lang, hindi din siya nakakasilaw sa mga kasalubong. Dito naman guys, naka-on lang is yung fog light. So naka-off yung ating headlight. Dry condition yung road. Sakto lang din siya guys. Napaka-relax lang din sa mata, no? Kasi bluish nga yung color. So dito naman guys, asphalt, madilim, itim yung kalsada. Negative comment ko lang, ang hirap makakita sa ganitong condition ng road. Fog light lang din yung naka-on guys. So yan guys, thank you so much for watching. God bless and bye-bye!